Eto, meron mukhang may mapaparusahan dito kasi po ang sabi ng Korte Suprema, ito si Kalida at merong isang reporter. Ito eh, masyadong controversial itong reporter na to. Hindi ko nga alam kung reporter talaga trabaho nito o influence peddling, mga kaibigan. Pinasasagot sila ng Korte Suprema itong reporter ng Manila Times na mahilig ini-impluensyahan ito yung mga decision sa kwan sa Supreme Court manggagapang ito . Pag kami pagagapang yung mga politiko, ito trabaho niyan tong reporter na ito. Tsaka ito si Kalida, sila'y pinasasagot ng Korte Suprema kung bakit hindi sila dapat mapatawan ng contempt, ha? Mga kaibigan. Ang sabi ho dito sa dito sa desisyon ng Korte Suprema, the motions were both filed on November 9. Dalawang motion yun. Motion ni Kalida at motion ng kampo ni Marcos. Si Kalida, abogado ng gobyerno ito, yung solicitor general. Diba? Hindi siya abogado ni Marcos sa election protest, mga kaibigan. Pinipilit niyang mag-abogado, siyempre, makikinabang siya dyan. Kung sakaling mapabura ng katarantaduhan, mga kaibigan, sipi mo mauupo si Bongbong Marcos na Vice President kahit hindi nanalo. Ha? Pagkatapos, nakaumang na siya sa posisyon para maging presidente sakasakaling makaramdam ng sakit. Ha? At talagang hindi na makayanan itong presidente ngayon. Na inutil, sabi niya yan ha, siya nagsabing inutil siya. Hindi na makayanan, aba haba ang swerte, no po, ho? Kaya takot na takot silang hindi mapuesto yung o mapalitan yung vice presidente na hindi nanalo yung papalit. Bakit? Maraming kasalanan . Yan bang mga pinaggagawa nila ngayon Yan ba sa palagay ninyo? Sa ibang administrasyon po pwede yan? Yung mga akwa na, yung paglapastangan na sa saligang batas. Alaan . Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Di wala na naman, mga kaibigan. Hindi pa ba nakakahalata dito si Bongbong Marcos? Ang dami nagkakapera sa kanya, mantalang yung mga nabiktima nitong sunod-sunod na kalamidad, mga kaibigan, na hindi na alam kung paano babangon, bali ba matatawa kayo . Ba't itong mga, yung mga nakaupo, walang ginagawa, di ba? Para tulungan ang ating mga kababayan. Di lalo na yung hindi nakaupo, tapos may gana pa kayong maghangad ng pwesto, mapasa inyo yung pwesto, di naman kayo nanalo. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Sarap buhay ang gusto, po? Ba't di kayo mamuhunan, di ba? Lalo na ngayon, samantalahin dapat sinamantala nila pagkakataon. Ang dami nating kababayan na napinsala, kailangan tulungan natin. Ha? Para nang sa ganun, hindi naman lalabas na ubod ng kapal ang pagmumukha natin. Pagdating ng eleksyon, kakandidato tayo kung ano-ano pagsasasabihin natin sa harap. May mukha pa kayong iharap sa mga kababayan natin. Na nung kailangan kayo, hindi nyo na ipakita . Di ba? Ang pagdamay ninyo sa ating mga kababayan.
dapat ang politics multiplication. Di ba? Eh yun, addition lang eh. Hindi yung nagpaparami ka ng magagalit sa'yo. Humahakot ka ng magagalit niya sa kandidato ninyo sa 2020. Dahil ang ginagawa ninyo ay babalandra dun sa mga pinaglilingkuran ninyong amo. At saka dun sa mga kandidato ninyo. Paano kang kakampanya? Kamukha nitong kay Bongbong Marcos. Kung sino-sino ang pinagdidiskitahan ninyo, if sa kanila ninyo ibinibintang yung pagkatalo nyo, hindi mo nakikita yung paligid mo. Di ba? Yung paligid mo na walang ginawa kung hindi lumikha ng magagalit sa'yo. Di ba? Eh kaya sa tama ako eh. Kung ako gusto ko man si Marcos, hindi nangangahulugan yung anak gusto ko. Di ba? Tama ako eh. Bakit? Yung tatay niya sabi, politics is addition. Ito hindi eh. Subtraction itong ginawa nito eh. At hindi niya nakikita yung tama ha. Parang kabayo na to. Parang toro na nagwawala. Ha? Tapos yung kabayong may takip sa mata. Wala na nakikita sa paligid niya. Yun na lang nasa harap. Yung nasa harap si Lenny Robredo eh. Oh, mga kaibigan. Sipin mo yan. Ang unang-unang dapat mong latiguin at kastiguin, hindi si Justice Leonin. Di ba? Sinisisi niyo yun. Ba't kumampanya ba yun? Hindi naman kumampanya yun eh. Ikaw ang tumakbo, ikaw ang kumandidato, ikaw ang natalo. Nagpo-protesta ka. Ngayon, dadamay mo yung... Ano ka ba? Suicide bomber ka ba? Ha? Nandadamay ka na lang? Ha? Dahil natalo ka, gusto mo madamay na lahat ang tao sa nangyari sa'yo. Di ba? Oh, mga kaibigan, yan ang masama eh. Hindi iniisip eh. Yung pinaga, ang may kasalanan, yan man nakapaligid sa'yo, tinan mo, binabastos yung ano, maestrado. Oh, para mapasaya yung kliyente, si Bongbong. Iniinsulto ninyo yung Supreme Court per se. Hindi lang si Leonin. Pagka pala hindi bumoto sa gusto nyo, eh, kwan yun, bias. Eh, gago pala kayo eh. Eh, trabaho ng Supreme Court, magbotohan. Meron sang-ayon, merong hindi sang-ayon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kapersi, nakikita kong senaryo dyan kay Bongbong kaya nagpipilit manalo sa protesta kapag naging vice president na siya. Ito naman si digong nila, ilang buwan lang at magbibitiw na. Gawa ng di na kaya o anumang alibay, automatic presidente na siya at malilibre na si digong nila sa lahat ng kasama ang ginawa sa bayang kaya malamang may usapan na sila dyan. At kita mo, pati Soljeng Kulangot, Kulangot ang nakalagay dito eh. Nakikialam na pero hindi magtatagumpay ang masamang hangaring yan. Luwi ng imos. Malapit-lapit sa katotohanan yun, luwi. Kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba, ngayon wala pang hindi pa deklarado talaga sa Amerika kung sino ang mananalo. Hindi ba may kaso si Presidente Duterte sa ICC? Oh, ngayon kaya posibleng pinipilit nilang mailukluk si Bongbong. Si Marcos, si Bongbong naman eh atat na atat. Bakit ho? Kasi ganito 'yan eh.
Okay nung panahon ni, kung halimbawa, ang mauupo ngayon si Biden. Naipaliwanag na natin yan eh. Pag si Biden, naloko na. Naleche na sila. Bakit? Eh, Democrat yan eh. Ang Democrat, considering ah, na mismo si Obama minure. Di ba? Ngayon, yung Democrat, galit yan sa mga kwan. Ayaw nila yun. Party stand yun ng Democrat. Kaya nakita ninyo, may naghain ng bill sa Congress yung isang babae. Ano pa to? Before election pa ng US election ito eh. Na gusto nilang maipasa yung bill na yon na magpapataw ng parusa sa mga ano, hindi tumitigil na sa paglabag sa karapatang pantao at saka yung ipa-account sa kanila, sinabi yung mga ipapataw na parusa ng Amerika. Oh, sasabit sila. Sa ICC lang, tagilid eh. Yung human rights complaint labang kay Presidente Duterte. Kaya nila minabadali ito. Noong kay Trump, eh parang hindi nakikialam si Trump. Eh katunayan pa nga, si President Trump eh, nagkakapareho sila ng na sinasabi ni itong si Digong eh, di ba? Laban sa ICC, laban sa United Nations. O pero pag naupo yung Democrat, si Bongbong Marcos na nagpaplanong tumakbo sa 2020, siguradong talo na yan. Mga kaibigan, nagmamadali sila. Ha? Namamaniobra nila para nang sa ganon, tama yung sinasabi mo, may magsasalba. Yun naman talaga ang purpose kung bakit nagsasalin sila ng kapangyarihan. Kung pwede nga sa anak eh. Di ba? Para sure ball eh. Oh, kaya yun ang hindi maganda. Ikatatalo nila yan, mga kaibigan. So, alam nilang wala silang pag-asa ng manalo sa 2020, eh kailangan maupo sila para ang tsansa na magamit mo yung makinarya ng gobyerno, gagamitin mong makinarya yung gobyerno, eh hawak nila. Kaya nagmamadaling maupo. Oh. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga
lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na